Hindi ka kita. Alright, mga kalapatids, magandang umaga sa inyo lahat. At andito ko ngayon sa aming bahay. At ako ay gumawa ng inuman ng ating mga kalapati, ng ating mga YBs na nilagay natin dun sa kanilang bagong bahay. Mga kalapatids, ito lang, simple lang yung ginawa ko, ganun lang muna. Yan, nahagilap ko doon sa aming stockroom. May stockroom kami rito eh, mga kalapatids. Sabi ko, pwede na siguro itong gawing pansamantala na inuman. At gumawa na rin ako ng patukaan, mga kalapatids. Meron din ako nahagilap na kung pwedeng maging patukaan po nila. Hindi mo na kailangan bumili. Mahal-mahal pa pag bumili. Bantalang ito, napulot ko lang doon sa aming stockroom. Ang ginawa ko lang ay yan, iniwa ko lang yung dulo, tapos binanuktot ko lang, mga kalapatids, para hindi matapon yung patuka. Yan, instant, meron na silang patukaan. At ang haba pa, mga kalapatids, kahit siguro mga 20 o 50 kalapati, kaya pong makatuka dito sa ginawa nating patukaan. Siyempre, pipinturahan natin itong pagdating ng araw. Pagdating ng araw, mga kalapatids, pipinturahan po natin ito. Ipinukot na kasi natin yung ating mga YBs. Nilagay na natin sila doon sa bagong tahanan po nila. Pero mga kalapatids, kasi parang duda ko sa trapdoor eh. Siguro gagawa na lang din ako ng bagong trapdoor mamaya. Gaya nung ginawa ko dun sa kabilang ibon, sa kabilang ulungan natin. Ganun na lang ang gagawin kong trato mamaya. Kukuha pa ako ng hangin. Hangin na naman. Yari na naman tayo yun. Yan mga kalapatid, so puro recycle po tayo ngayon. Yan ang ating gagawin na patukaan ng ating mga ibon at pag-ilo ng ulit. Sige mga kalapatid, magkita-kita na lang tayo. Hello, magandang umaga mga kalapatids. Ito po yung ating mga YB. Ito yung kanilang unang kain dito sa ating loop, mga kalapatids. Yan, no? Yung ating YB. Sana masanay na sila dyan, mga kalapatids. Makakain na rin sila. Yan ang unang meal nila. Tapos mamaya papainumin ko naman, mga kalapatids. Hindi ko alam kung ilan to eh. Ilan ba to? Konti-konti muna. Mamaya na lang yung marami. Mamayang hapon, mga kalapatids. Sanay kasi sila na hapon kumakain. Ayan, medyo hindi pa sila sanay kumain. Nagpa-practice pa. Yan yung mga anak ng YB na, ng mga breeder natin. Yung dalawang, andyan si Bicart, yun o. No? Yung white flight, yan o. No? White flight na checkered. Ayan, si Bicart. Tapos yung ating Bantam Brook. Parang, ano to, hirap lumunok tong isa ko. Nangyari kaya? Yan, anak ni Blue. Mga kalapatids. Ayan. Kapainumin natin sila ng tubig mamaya. Pagkatapos silang kumain. Ayan. Kaya halo-halo na sila dyan. Si Luis Pepperman, nandiyan na rin, mga kalapatids. Saka-practice pa silang kumain. Ito yung patukaan natin na ginawa. Ayan. Medyo mahaba para nakakapag-exercise sila. Pero gugutumin ko pa to kasi hindi pa sila sanay eh. Mga kalapatids, kaya pagka na ano sila, sana masanay sila rito. Yan mga kalapatids, teka lang, bigyan natin ng tubig. Yan mga kalapatids, nakita nyo naman, ano? Yun, medyo, sana maging komportable na sila dito sa ating, sa kanilang bagong kulungan, yung ating mga youngbird, mga kalapatids. Ito muna yung painuman nila, pansamantagal. Sige mga kalapatids, at hanggang dito muna. Hi guys! Isang magandang mainit na tanghali, mga kalapatids. Bali, hindi na po natin natapos yung kanilang perch dahil kinulang na po tayo sa kahoy. Maraming kawayan pero kulang sa kahoy, mga kalapatids. Ang nagawa ko lang ay ilang perch ba to? Ito lang ang nagawa ko, mga kalapatids. Bali, 17 lang. 17 lang yung tungtungan nila na puro kawayan, mga kalapatids. Sa bagay, 13 pa lang naman sila eh. Pero meron tayong hindi magandang balita.
Nawawala yung nanay nitong dalawang brown na to. Hindi ko alam kung saan po napunta. Sana hindi naman napag-interesan. Mga kalapatids. Pero hindi naman nawawala yun. Nandito lang naman lagi yun sa kulungan. Hindi ko alam paano nawala yun. Mga kalapatids. Bali, ito po yung trapdoor niya. Oh. Tilagyan ko lang ng gilid kasi nakalabas yung dalawa kanina. Eh. Siguro dito dumaan sa gilid na ito. Yan, bali yan po ang magiging tungtungan po nila, mga kalapatids. Ito yung mga alaga natin. Meron ditong isa, hindi ko nasingsingan. Hindi natin nasingsingan. Ito yung anak nung kay Brad Alan, oh. Yan. Anak nung kay Brad Alan yan. Ito naman yung anak nung kay Brad Elias, yung dalawa. Itong puti naman, galing sa kaibigan. Galing sa kaibigan. Yan, mga kalapatids. Bali, sila-sila lang muna rito. Sana ay maging maganda ang kondisyon ng mga ito. Ito naman si Bicart. Yan, si Bicart yan. Anak ni Bicart yan, mga kalapatid. Sila po yung titira dito sa ating flyer's loft natin dito, mga kalapatid. Sana matuto na silang umakyat dito sa aviary. Yan, para matuto na silang makatanaw-tanaw, mga kalapatids. Yan ang ating coffin screen aviary, ang tawag dyan, mga kalapatid. Coffin screen aviary. Mukha kasing kabaong eh. Yan, mga kalapatids. Kaya bad news tayo, nawala yung brown. Sana nandyan lang sa paligid-ligid. Hindi naman talagang totally nawala. Ito, mga kalapatids, hindi ko alam ang kulay dito. Paki-comment na lang kung anong tawag sa kulay na ito. Yan. Yung kulay na yan. Maganda siya eh. Maganda yung kulay niya. Off color eh. Mga kalapatids. Ito naman, anak ni ating galing din sa kaibigan. Yung kapatid niya nasa labas. Hindi pa pumapasok. Yan. Mukha naman silang peaceful dito. Ito yung mahaba nating patukaan. Tubigan natin yan muna. Dadagdagan ko na lang yan, mga kalapatids. Sige po. Hanggang dyan muna. At ako'y uuwi na muna. At napakainit, mga kalapatids. Napahinga ako at meron pa akong lakad. At salamat sa inyong pagsuporta. Suportang tunay tayo, mga kalapatids. At sana ay magkaroon na tayo ng race. Alam ko, wala pa pong race. Bali, ang nagawa kong perch ay 17 pa lang. Sobra ng apat. Kasi 13 lang naman sila eh. Bilangin nga natin kung ilan ba to. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 lang naman yung ating inakay. Akala ko nga napakarami. Meron pang isa doon, batang-bata pa, hindi pa natin pwedeng ilagay dito. Mga kalapatid. Sige po, salamat sa Diyos. Ingatan na wa tayong palagi.